Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pariseo at ang mga eskriba, ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. At sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang taong may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po niyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinihagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamaya ng lupaing iyon, siya'y pinapunta nito sa bukit upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit man lang na mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak, ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kaniyang ama. Malayo pa'y natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kaniya. Kaya't patakbo siyang sinalubong ni Yakap, hinagkan, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kaniya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay nandig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Naggalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit niminsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa niyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at mag-alak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang title ng ating talinghaga o kwento sa Ebanghelyo ay Ang Alibughang Anak. Hindi po ba kayo na-curious, bakit alibugha? Wala namang term na ginamit siyang alibugha. Kahit sa English version, yung term na prodigal, hindi mo makikita. So na-curious ako. Sinearch ko sa Google, anong ibig sabihin ng prodigal o alibugha? At sinabi ni paring Google, spending resources extravagantly or lavishly. Sa madaling salita, mapag-aksaya. Ganun kasi yung ginawa ng alibugang anak, yung minana niyang maraming pera o yaman, inaksaya niya sa diwastong pamumuhay. Mapag-aksaya, alibugha siya. Pero kung iisipin po natin, hana, sa kabilang banda, parang ang lumalabas ditong alibugha o mas lalong mapag-aksaya ay ang ama.
Sipin po ninyo, kung kayo yung ama, hinihingi yung mana mula sa inyo, eh buhay pa kayo, ibibigay ninyo? Abay, kung ako yun, sabihin ko, ako, makakatikim ka sa akin, lumayo-layo ka, ayaw kitang makita. Pero binigay niya. Kahit alam din niya na po pwedeng itong maaksaya. Ganun nga ang nangyari. Inaksaya nung anak niya yung mana na ibinigay niya. Ito pa, nang inaksaya na bumalik sa kanya. Imbis na magalit, pinag-party-party pa niya. Ni hindi niya tinanong, nasan yung binigay ko sa iyo? Aka na muna, bago kita tanggapin sa bahay ko. Hindi eh. And not just that, nang magreklamo ang anak na panganay, anong sabi niya? Anak, lahat ng ari-arian ko ngayon ay sa'yo. So, ibig sabihin, tama yung sinabi dito. Ang ari-arian niya, hinati niya sa dalawa. Hindi siya nagtira ng para sa sarili niya. Paano kapag nangailangan siya? Paano kapag nagkasakit siya? Pupwedeng pabayaan siya ng dalawang anak niya na nakita naman niyang parang pasaway talaga. Sino ngayon ang sangalan ng pagmamahal ay totoong mapag-aksaya? Hindi ba't ang ama? Hindi nga ba't pupwede mong isipin at i-wish sana all, sana lahat ng fathers ganon, yung may ama na if ever, abusuhin mo like the prodigal son. If ever, papagtampuhin mo o masaktan mo sa anumang paraan, tulad ng panganay na anak, yung ama, hindi ka pa rin kalilimutan, hindi ka pa rin matitiis. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago magpas sa walang hanggan. Huwag na po kayong mag-wish ng sana all, sapagkat sa totoo lang, all of us have this kind of father, have this kind of father, our Father in heaven. Palakpakan muna natin ang ating Ama sa kalangit. Kaya't ang challenge ng Ebanghelyo ay talagang matulad tayo sa Kanya kahit papaano lang. Look, balik tayo sa istorya sa Ebanghelyo. Papaano nagising sa katotohanan yung alibughang anak nang ma-realize niya na nawala na sa Kanya ang lahat? Sadly, that's life. Sabi nga natin, makikita mo ang halaga ng isang bagay, lalong-lalo na ng isang tao, kapag ito'y wala na sa iyo. And so, ano ang sabi ng alibughang anak? Babalik ako sa ama. And it was a very good idea. Bakit? Simple lang naman eh. Ito lang naman yung logic dun eh. Yung nawala sa iyo dahil sa pag-alis mo, edi balikan mo para makuha mo uli ito. Ulitin ko, ganun lang yon. Yung nawala sa'yo dahil sa pag-alis mo, edi balikan mo para makuha at maranasan mo uli ito. Halimbawa, kamakailan, naglalakad ako, half naked, walang saplot pang itaas sa loob ng aking kwarto. Kala nyo kung saan, ha? Yung salamin, nandyan. Ganito yung naging reaction ko nung madaan ako sa salamin. Ganito talaga. Yung mga pandesal ko, hindi ko na maaninag. Nawawala na. Nagvo-vault in na sila. Yung mga pandesal, nagiging isang malaking ensemada na. Nasaan ka? Nasaan ka? Narealize ko, iniwan ko na, nakalimutan ko na yung regular kong pag-exercise, pag-jogging, pagbabike sa umaga, at yung diet ko, nalisan ko na. Kaya yung dating meron ako, nawawala na. That is why nasabi ko simula Lunes, bukas na yon o Tuesday na, babalikan ko na yung exercise na iniwan ko, yung diet na nakalimutan ko, ibabalik ko na para maibalik ko na rin ang alindog ko. Joke lang. Sino dito ang Barangay Hinebra fan? Taas ang kamay. Ayan. Masaya na kayo tayo ngayon. Ala. Nung dati, nung simula ng season, puro tayo nga banderang kapusig. Kala mo mananalo. Totoo, puro talo ang Hinebra. So,
Ang ginawa nila, they went back to the drawing board. Nag-meeting sigurado sila at siguradong pinag-usapan nila. Ano yung nakakalimutan natin? Ano yung identity natin na nililisan natin? That is why hindi tayo nagkakapanalo. Nawawala yung winning streak natin. Ano yun? Yung energy, yung hustle, yung camaraderie, yung magandang selection ng kung saan ka magshoot. Yung never say die spirit. So yun talaga yung binalikan nila. Alam na natin ang resulta. Na-hustle na. Talagang energy na. Never say die na talaga. Resulta, TNT, twice to beat. Teki. And Lex, nangangalib na rin sila kasi 2-0 na. Diba? Hinebra, hinebra, hinebra. Sa totoo lang, San Miguel Beer ako eh. Kaya nalaglag. E de, pasyal-pasyal na lang. Makihinebra na lang. We were once proud as a nation. Natatandaan mo, ako tatanda ako yun eh. Yung feel ko, ramdam na ramdam ko, kapag inaawit natin yung lupang hinirang, yung mga pagkakataon na yun, di mo ba natatandaan yun? Yung proud na proud kang maging Pilipino. Hindi mo ba natatandaan ito? Hindi mo ba gustong ibalik ito? Hindi mo ba nami-miss ito? In the same way, dati, napaka-sweet niyong mag-asawa. Dati, walang problema na hindi niyo nalalampasan. Kahit nga mali siya, nagsosorry ka. Kayang-kaya mo yun. Kaya mong ibaba yung sarili mo para magkaayos muli. At sigurado kong na-appreciate yun. Nagbago ka na. Hindi na kayo ganun talaga. Diba? Talas yung mag-away. Tanong, hindi mo ba nabimiss yun dati? Hindi mo ba nami-miss yung dati? Nagiliw-nagiliw sa iyo ang mga magulang mo nung bata-bata ka. Ngayong nag-aral ka na o may tinapos ka na, nakapagtrabaho ka na, may kita ka na, nagbibigay ka na sa kanila kahit papaano, kung makasagot ka na, ganyan ka na. Kaya wala na yung magandang relasyon yung mag-ama, mag-ina. Hindi mo ba nami-miss yung maganda yung samahan dati na magkakapatid? Yung hindi nyo pinag-uusapan o pinag-aawayan ng pera? Hindi mo ba nami-miss yung dating disposition mo na malapit ka kay Lord sapagkat lumalayo ka talaga sa tukso? Lumalayo ka sa mga taong pangit ang impluensya sa'yo? Yung napapadalas pa dati talaga, yung pagdarasal mo bukod sa pagisimba mo, feeling mo ang lapit-lapit mo sa kanya, nasa na yun? Hindi mo ba nami-miss yun? Kapatid, ang problema, ganito. We know what we lost. Yung nawala sa atin. We know what we lost. When we got lost, nung nawala tayo, we know what we lost. But the problem is, we don't want anymore to return to have it back again. Alam mo yung disposition na maganda, yung feeling na maganda, yung kalusugan na maganda, yung aura na maganda, yung relasyon na iniingatan mo, na nagbibigay talaga ng fruitfulness sa'yo, yung magandang fulfillment na nararamdaman mo, yung tao na alam mong nagmamalasakit at nagmamahal sa'yo. Totga, the one that got away. Namimiss mo yun, di ba? Gusto mo uling maranasan yung mga moments na yan. Ang problema, wala kang ginagawang effort upang ito ay balikan. Nagpapabudol tayo sa Diablo na nagsasabing, we can always get by. Kahit na wala tayong radikal na pagbabago sa isang o maraming aspeto ng ating buhay, ituloy mo lang yung ugali mo, yung pagsagot-sagot mo, ituloy mo lang yung bisyo mo, ituloy mo lang yung pambababae mo, ituloy mo lang yung puro katrabaho, hindi mo na naiisip ang pamilya mo, maging ang Diyos, hindi ka makapaglaan ng panahon kahit sandali lang tuwing Linggo. Ituloy mo yung pagiging mukhang pera mo, ituloy mo yan. You get by, nakararaos ka naman. Yun naman din ang naging temptation ng alibugang anak eh. Kaya nga nasaid siya. Akala niya, he could get by. Totoo naman, nakararaos siya. Until wala na, nga na, wasak na, wala na. Doon niya na-realize, nagkamali siya. Ihintayin mo pa ba yan? Buti nga, bumalik siya. At buti nga, may binalikan pa siya. Tandaan mo. Katulad ng sabi ko kanina, kung gusto mong maranasan muli yung nawala dahil umalis ka, edi bumalik ka. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon may papalikan ka pa.
tunay nga ang Diyos, nandiyan, may babalikan ka. Naghihintay siya. Tulad ng alibughang ama, malayo pa lang nakita na niya ang anak niya kasi hinihintay tayo ng Diyos. Huwag mong hanapin yan sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo kasi hindi yan Diyos. Kaya kung meron ka mang ganyan, sa kabila ng lahat ng ginawa mo ay naghintay ng pagbabago mo, naku, praise God. Bukod sa Diyos, may taong naghintay sa iyo, napaka-bless mo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ganito. Naisip ko nga, ha? Papaano kung ang nakasalubong nung alibughang anak ay yung kapatid niya? Ano sa tingin niyo magiging eksena? Ba't nandito ka? Kapal ng mukha mo? Sa kabila ng ginawa mo? The nerve! Pupunta ka dito? Upakan kita. Huwag kang makalapit-lapit dito. Ay nako, naiba na yung istorya. Ay lalong-lalo na kung nakita pa siya nung pinatabang guya, yung baka. Lumayas ka, papatayin ako pag pumunta ka. Joke lang yun. Seryoso na. Ang naging eksena, ba't nandito ka? Alam po ninyo, may mga pagkakataon na yung makasalanan, nakakaramdam mula sa Panginoon ng imbitasyon, magbago ka na. Kaya lang natatswart yun, nahahadla ngayon ng mga taong nagsasarado ng oportunidad na ito para sa kanila. At tulad halimbawa ng pagdidiin mo sa mahal mo ng kasalanang ginawa nito. Yung once, yung twice, yung sinabi ko na sa inyo yun, hindi mo kinakailangang palutangin ang sarili mo sa pamamagitan ng pagdidiin sa kapwa mo. Yung tatay niyong yan, yung kapatid niyong yan, si mama, ganyan talaga. Hindi lulutang yung kabutihan mo sa pagdidikdik ng kapwa mo, lalo na ng isang taong ibas, hindi iba sa'yo. Mas lulutang ang kaligayahan mo kung sa kabila ng ginawa sa'yo ay makikita ng mga mahal mo na hindi mo pa rin pinaghahangadan ng masama ito. Mga kapatid, tingnan po ninyo, ha? Ngayong eleksyon, mayroong isang kandidato ang nagsabi, stop name calling. Ano yung name calling? Yung pagsasabi ng babo, tanga, lutang ka, wala ka, alam mo, wala ka silbi, kampong ka ng diablo. Kahit napaka-illogical mag-isip ng tao, huwag mong sasabihan ng ganon. Kasi kapag sinabihan mo ng ganon, mas paninindigan ng tao kung ano man yung pangit niyang disposition. In the same way, tama, makasalanan, irresponsible yung asawa mo. Pero huwag mo nang ipagdikdikan ito, lalong-lalo na kapag naririnig ng mga anak ninyo. Ikaw, ganito ka, wala kang kwenta, napakamalas ko sa'yo. Tapos, nakita, naririnig ng mga, at alam yan ng asawa mo. Eh, isipin po ninyo, sad-sad talaga yung asawa mo. May problema ka sa anak mo, sasabihin mo sa kanya, wala kang pangarap eh, wala kang asenso. Ano nga asahan ko sa'yo, hindi ka tumulad sa kapatid mo. Nakikita niya, ha? Naririnig din ng mga kapatid niya, ginaganon mo siya. May problema ka sa kapatid mo? Talagang makasalanan yung kapatid mo. Pero kung gusto mo pa siya na makapagbago kahit paano, huwag mong pagbawalan yung ibang kapatid mo sakaling kinikibulang at least ito. Kasi kapag ganyan ka, may imbitasyon man ng Panginoon sa kanya na magbago. Pero kapag sinasarado mo ang pinto para sa taong ito, baka malamang sa hindi na siya makapagbago. Pag nagkaganon, hindi mo sa kanya po pwedeng isisi ang lahat kasi kapag ganun ka at kapag nagkaganon, mayroong ka ring ganap. Father, anong kinalaman ko sa kasalanan niya? Wala kang kinalaman sa kanyang kasalanan. Pero pwedeng may kinalaman ka sa paghadlang sa kanya na makapagbago pa mula sa kanyang pagiging makasalanan. Don't get it wrong. Hindi ko sinasabing okay lang sa atin dapat yung kasalanan sa atin, lalong-lalo na kung matindi. No! At lalong-lalo na, hindi ko rin po sinasabi na tayo'y pa-abuso. No! Kung kinakailangang parusahan mo, parusahan mo. Pero wag yung todo-todo in a way na hindi na niya mararamdaman kahit papaano, yung kahit konting malasakit mo. Yan namang pagpaparusa, yung paniningil.
Ang Diyos ang gagawa niyan para sa atin. Ang Diyos ang gagawa niyan. Huwag tayong mag-alala. May kaparusahan niyan. But on our part, ang hinihiling sa atin ng Panginoon, i-exhaust natin ng lahat ng ating magagawa. Yes! Kahit sa kabila ng pangit sa ating ginawa, maging daan pa rin tayo ng pagbabago nitong ating kapwa. Lalong-lalo na kung hindi ito sa atin iba. Natatandaan nyo yung Ebanghelyo last Sunday? O di ba ang nakiusap yung hardinero na sinabi ko'y pupwedeng sumimbolos sa atin, lalong-lalo na kung ang gusto nating magbago ay hindi iba sa ating tao? Gagawin ko muna po. Huhukayin ko muna. Lalagyan ko muna yung pataba, yung paligid. Ikaw yung nakikipag-bargain sa Panginoon. Bakit? Yung nagkasala, hindi naman iba sa'yo. Kaya nga, mas pinakikinggan ka ng ating Panginoong Hesukristo. The point is, gawin mo muna ang lahat ng makakaya mo. Kahit sa kabila ng pangit na ginawa sa'yo, na makaramdam pa rin yung tao na may chance pa rin siyang magbago. Kapatid, sinabi ko kanina, yung nagkasalang umalis, dapat may balikan para makapagbago yan. Paano kung wala na siya palang babalikan? Don't get it wrong again, ha? Hindi ko sinasabing kung kayo mag-asawa, napakatindi ng ginawa niya, magkabalikan uli kayong dalawa. Ganun pa rin yung samahan ninyo. Muling ibalik ang tamis. O pwedeng hindi na. My point is, dapat maramdaman niya kahit sa'yo man lang na ginawa niya ng kasalanan. May pag-asa pa na ako'y makapagbago pa sapagkat may naniniwala pa na pwedeng ako'y makapagbago pa. Yung bang sa kabila ng lahat, hindi mo siya totally isusumpa, hindi mo siya totally itatakwil, yung hindi ka maghahangad ng maraming pangit sa kanya. In that way, kapatid, sinasabi ko sa'yo, yun palang parusa na sa kanya. Bakit? Kasi kapag sa kabila ng mga pangit na ginawa niya at ganun ka, makikita niya at marirealize niya kung ano at kung sino ang talagang sinayang niya. Besides, ikaw rin naman, ikaw na yung ginawa ng kasalanan. Magpaparusa ka pa ba sa sarili mo na habang buhay ikaw yung magdala ng puot sa puso mo? That's unfair. Kasi hindi naman ikaw yun. Bumalik ka sa dating ikaw, yung walang galit sa puso. Bumalik ka sa dating ikaw. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat.